Welcome to OFW Runner, day 71. Today is March 11, 2017, and this is my New Day's resolution. Wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am thinking of a task or tasks to complete every single day of the year. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Hindi mahalaga kung tama. Ang mahalaga, ang totoo. Ang totoo para sa'yo, kaibigang OFW. Bukas po ay, ang unang araw, unang linggo na magpresent ako sa PAOS or yung kinakwento ko sa inyo before, ang Post-Arrival Orientation Seminar sa Polo, Hong Kong, dito sa Hong Kong Admiralty Exit A. So sa mga nanonood dito, kung hindi pa kayo nakapag-attend ng PAOS, mag-attend na po kayo. Every Sunday po siya. So, or i-check nyo yung schedule na sa Polo Owa Facebook page. Okay. So, hindi mahalaga kung tama. Kasi medyo nag-iisip ako kung anong sasabihin ko. Kung tama ba ang sasabihin ko. Natatakot ako, kinakabahan ako ngayon. Kung tama ba yung sasabihin ko. Pero naisip ko, naparelax ako ng konti kasi hindi mahalaga kung tama. Ang mahalaga, kung ano ang totoo. Kung anong totoo para sa akin. Right? So, ang kailangan ko lang gawin, sabihin ko kung anong totoo para sa akin. Ikukwento ko kung anong buhay ko as an OFW and I hope it serves as an example, as an inspiration, at as a lesson, at lahat ng pagkakamali ko ay I hope matuto kayo or matuto ang mga makikinig sa mga pagkakamaling yun, sapagkat nagsayang ako ng panahon, nagsayang ako ng hirap, ng pagod, ng pawis, ng dugo, ng damdamin, ng mga hinanakit. Nagsayang ako dahil lang hindi ko alam kung ano yung totoo para sa akin. Alamin natin kung ano ba talaga ang gusto mo. Yung gusto mo, ha, hindi gusto ng magulang mo para sa'yo. Hindi gusto ng anak mo para sa'yo. Hindi gusto ng kapitbahay mo. Hindi gusto ng guru mo. Hindi gusto ng kung sino mang Poncio Pilato. Ang mahalaga kung ano yung gusto mo para sa'yo. Right? Gusto mo bang umuwi? At kung oo, gusto mo bang umuwi sa lalong madaling panahon? At alam mo kung ano sagot dito? As an OFW, ha, ang sagot dito ay financial education. Sapagkat sabihin mo man sa akin na hindi mahalaga ang pera, which is totoo, hindi mahalaga ang pera, sapagkat ang mahalaga ay ang tamang pag-handle nito. At alam mo kung paano ka magkakaroon ng lakas na loob para ulit-ulitin ang pag-handle ng pera ng tama. Magawa mo mag-save ng consistent. Alam mo anong kailangan mong gawin? Hanapin mo, hindi kung papaano, hanapin mo sa puso mo kung bakit. Bakit? Sapagkat napakaraming paraan kung papaano, pero isa lang ang reason kung bakit. So, there are three things na napag-usapan natin ngayon. Unang-una, sa ating isipan. Baka mabago ko ang pag-iisip natin ng kahit konti. Hindi mahalaga kung tama. Ang mahalaga ay totoo para sa'yo. Pangalawa, hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang tamang pag-handle nito. Pangatlo, para magawa mo yon, hindi mahalaga kung papaano. Kung papaano ka mag-handle ng pera. Ang mahalaga ay bakit. Ano ang dahilan mo
kung bakit mo ginagawa ito. Medyo malalim ang ang usapan natin ngayong gabi. Medyo kinakabahan pa ako para bukas. Ipagdasal niyo po sana na bigyan ako ng lakas ng loob ni Lord na gawin niya akong kasangkapan para ma-explain ko ng mabuti or mabigyan ko ng inspirasyon ang bawat Pilipinong makinig sa akin bukas para bigyan sila ng liwanag na galing sa kay Lord sa kanilang isipan, sa puso, at sa kanilang mga kamay para magawa nila ang dapat nilang gawin based sa kanilang katotohanan. Samahan niyo po ako magdasal sapagkat kung kaya kong maglakad, tumakbo or magjog buong 365 days ngayong 2017, alam ko ano man ang totoo para sa'yo, alam kong kaya mo rin.